Isang magandang araw sa inyo mga tol. This is our channel, The Farm Boy Vlog, nagbabalik. Panibagong araw, panibagong hamon na naman ang buhay sa atin mga tol. Ngayon mga tol, tatalakayin natin ang tungkol sa sakit na avian coryza. Ang avian coryza mga tol ay isang sakit na respiratory disease na tumatama sa ating mga manok, sisiw, at ito ay walang pinipiling edad. So ngayong tag-ulan na naman mga tol, dumadapo na naman yung sakit na yan na hindi natin maiwasan dulot ng panahon. Huwag hindi natin naagapan ang sakit na yan ay maaring ikabulag at ikamatay ng ating mga alaga. At ang sintomas ng avian coryza mga tol ay yung namamaga yung mukha, nagluluha yung mga mata, at walang ganang kumain. Minsan may matinding sipon na kasama yan mga tol. Share ko ngayon sa inyo mga tol, meron ako isang sisiw dito ngayon na tinamaan ng sakit na coryza. At isishare ko rin sa inyo kung ano yung gamot at paano gamutin ang may sakit na ganon. Base lang ito mga tol sa mga experience ko dito sa aking manukan. So ang kakailangan natin mga tol, ito yan, asin, at saka ito mga tol, tubig. Yan, kumuha lang kayo ng isang lagayan na maliit at maglagay kayo ng tubig. Ang gawin natin mga tol, kuha lang tayo ng asin. Yan, itong takal na lagay natin dito sa tubig. Ayan mga tol, tapos haluin natin yan. Budget meal lang to mga tol, ang gamot na to, kayang-kaya natin. At alam naman natin ang asin, isa sa mga importanteng bagay dito sa mundo. Maraming gamit. Ayan, halo na natin mga tol. So ngayon mga tol, nahalo na natin ang asin sa tubig. Papakita ko sa inyo kung paano natin i-apply sa nagkasakit na manok. Bali ito na mga tol, yung sisiw na tinamaan sa akin na sakit ako coryza, no? Ayan, nagluluha yung mata niya. Magkabilaan po yan. Magkakaroon na rin dito sa kabila. Ayan, medyo... Ayan. 2 months old po to. At napansin ko na nung nakarang araw eh may sakit siya na coryza. Wala naman siyang sipon, nagluluha lang yung mga mata niya. At kung hindi natin maagapan to mga tol, maring kabulag ng manok at ikamatay. So papakita ko sa inyo mga tol kung paano natin ilagay yung ano no, yung tinunaw natin na asin. Ayan. So, ganito lang yan mga tol, no? Hawakan natin yung manok, tapos make sure na nakadilat yung mata. Tapos buhos lang natin yan. Yan. Apply natin mga tol, umaga, tanghali, o hapon. Maglagay tayo. Yan. Tapos yung kabila, lagyan din natin mga tol. Ayan. Mas maganda kung ma-maintain natin hanggang sa mga 5 days, yan, isang, kahit isang linggo na ganon, hanggang sa mapansin natin na wala ng pagluluha ng mga mata niya. Ayan mga tol, ganyan lang ang proseso mga tol, no?
gawin natin umaga, hapon, o di kasi tanghali kapag may time kayo. Lagyan nyo. Ayan. So ayan mga tol, no. Pinakita ko sa inyo kung paano ibuhos at gamitin yung gamot para sa sakit na kuraisa. At saka mga tol, yung tinamaan ng sakit na kuraisa, iibukod natin, hiwalay natin sa karamihan. Para maiwasan natin yung paghahawa. Kasi yung sakit na kuraisa, nakakahawa yun mga tol. Mas mainam na ibukod na natin siya at magamot natin ng maayos. At saka sa tubig na iniinom nyo mga tol, maglagay po tayo nito. Ito po, Pyristat. Hindi ko in-endorse tong product na to. Bali, ito lang din ang gamot na ina-apply ko na nakakagaling. Kasi nung nakarang taon, may tinamaan din ako ng case ng kuraisa at yun din ang ginamit ko. Eh, gumaling po. Kumbaga, subok na. Subok ko na to, itong gamot na to. Ayan po, Pyristat. Kasi may sodium na po ito. At ang sodium po ay asin po yan. Bali, mag-maintain lang po tayo dito sa tubig niya hanggang sa makitaan po natin siya ng recovery. So, ayan mga tol, no? Isa na namang uri ng sakit na sinare ko sa inyo kung paano gamutin at paano maiwasan. Bilang isang breeder mga tol, kailangan matyaga tayo sa pagkagamot sa kanila. At ito pala mga tol, no, para maiwasan natin, higit na maiwasan natin ang mga sakit na ganyan, isa sa isiw pa lang mga tol, mag-vaccine na po tayo. Gaya nga nang lagi nang sinasabi ko, kahit na may vaccine ay may pailanan pa rin natin natamaan. Hindi natin ma-perfect po yun kasi hindi natin hawak ang buhay nila at hindi rin natin hawak ang kapaligiran kung ano yung mga tumatama na mga bakterya o virus na dumadapo sa kanila. At yun mga tol, sana nakatulong ako sa inyo sa pagbabagi ng aking kalaman tungkol sa sakit na kuraisa. Inuulit ko mga tol, ito ay experience ko dito at nasa sa inyo na mga tol kung susundin nyo o hindi. At yun mga tol, no, sa muli, maraming salamat sa inyo at ingat po kayo palagi. God bless po sa inyo. Maraming salamat.